Hello guys, welcome back to my channel. So ito na naman ngayon, kasama nyo si Kuya Jens. And for today's video, magre-review tayo ng mga dati o nung unang-una pa mga vlog ni Kalinga Prab nung umuwi siya dito sa Daet, magmula nung mag-resign siya sa trabaho sa Manila and mag-decide na siya na mag-focus and mag-full-time sa pag-vlog at tumulong kay Tito Val sa pagtulong sa mga mahihirap nating kababayan. So samahan nyo ako at balikan natin tanaw yung una niya tinulungan na si Tatay Donato. So samahan nyo ako at panoorin muli ang vlog ni Kalinga Prab, yung pinakauna-unang vlog niya dito. Tingnan natin kung paano yung mga galawan dati ni Kalinga Prab nung unang-una pa siyang nagva-vlog or gumawa ng charity vlog sa mga tinutulungan ni Tito Val. Ayan guys, bali pala kung mapapansin ninyo, yung background natin is naka-gray scale or naka-gray tapos naka-focus lang tayo. So isa sa mga future pala yan ang bago natin yung billing cellphone. And ayan, ito na yung unang beses ng vlog natin na gagamitin natin din to, itong bagong cellphone natin. So, samahan nyo ko guys, in 5, 4, 3, hello mga Kalinga, welcome back po sa ating channel. Nagbago ka pala po sa channel na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell button para updated po kayo sa mga formadong-formado talaga yung barkada. So, ngayong araw po ay punta po tayo kay Tatay. Sabi kasi si Raboni talaga kasi ang sinabang pinaka-maporma. Saka syempre, pinaka-gwap. Tara! Yung talaga ang frontliner namin. Magdadala po tayo ng konting ano, dami dilata agad, para ano? Tatay Donato. Daming dilata. Sardinas, corned beef, kape. Dala si brother. Mga Kalingap, may manok. Manok. Dakulang Maray. Dakulang Maray? Oh. Bibikol. Pulao, nagbibikol si brother. Ayan pa oh. Kauwi niya lang dito galing ano eh, galing Manila. Wow! Lalaki niya na. Ayan. So mga Kalinga, pumusta po kayo? Just comment down below kung ano po yung ating ginagawa. At ayos naman comment bro. Comment nyo rin po sa comment box kung ano po yung gusto nyo. Kung sino po yung gusto nyo bisitahin kung susunod. Ngayon ay pumunta tayo kay Papa sa Cool Radio. Busy-busy si Papa eh, hindi na niya masikaso. Yun, kaya nga rin pala umuwi guys si Raboni para tumulong nga kay Tito Val kasi busy nga sa trabaho tapos ang dami nang tinutulungan. So para mas marami silang matulungan, umuwi nga si Rab para siya naman yung ibang pupunta sa mga lugar na hindi napupunta ni Tito Val. Kasi sobrang busy, sobrang dami nang tinutulungan. Ha. Yung ano pa yata ang gamit dito ni Brother Rob, oh. Ni Bro Rob, yung sasakay niya na ano? Presko pala dito, ano? Na Swift. Ang presko. Sigurado ako, na-miss ni Raboni yung simoy ng hangin. Nawala sa Manila. Gagaling ko lang po kasi sa ano? Fresh air. Pauwi ko lang po. Pauwi niya lang ni Rob niya. Opo. Ito para merienda kay na Makmak. Parang ano to bro ah, hindi ko kasi alam kung saan lugar to pero parang tingin ko Mercedes. Salamat ba to? Po. Parang Mercedes to bro Rob ah. Yan pong bahay na yan? Ah sige po, salamat po. Hindi pong matisod. Hindi pong matisod si Rob. May ads lang, may dumang ads. Syempre di natin i-skip yung ads. Dapat huwag tayong mag-skip ng mga ads nila Kalinga Prab at ng Kalinga Bros guys. Kasi yan yung ano rin, isa sa mga tumutulong sa mga tinutulungan nila. Sa mga na, alam niya na yun, no? Yung isa yan sa mga ano, nagbibigay ng earnings sa YouTube channel, so hindi naman kaila yung earnings na nabibigay ng YouTube. Tapos yun yung ginagamit nila pantulong sa mga mahihirap, sa mga pinapagawa nila ng bahay. So, please po, wag po tayo mag-skip. Ayan na.
Oh, maputik nga talaga, mga kalingap. Ayan, no? Oh. Putik dyan. Bro, nakasapatos ka ata. Sapatos nga si Rob. Ayos lang, chanelas mo. Sapatos pa naman. Grabe talaga sakripisyo ni Kalingap, Rob. Noong unang araw niya, na-encounter agad niya, putik. Unang araw din ni Rob ng ano. Unang araw ni Rob ng pagbablog to eh. Saan yung bahay ni tatay doon na to? Ha? Saan doon? Daming ano dyan, daming... Si tatay doon na to? Tumalon pa. Tumalon pa oh. Asan man eh? Ah, kapit-bahay nyo? Eh di sasamay na kami sa'yo. Wait lang, post muna natin. May tumatawag sa'yo. 5 minutes later. Ayan, tuloy na natin guys. May buta ka niya eh. Kahit pala may ganyan din kami ano. Para di maputik. Oh bro, dapat nakabots pala pag napunta sa mga ganyang lugar. Pero walang burubots niya kay Kalingap, Rav. Magpapa ako. Press ko dito mga Kalingap. Oh, grabe. Iba talaga ang hangin sa probinsya, bro. Ang hangin. Magkakasama kami niya nila, Rav, sa Manila eh. So dahil? Alam namin yung kaibahan talaga ng hangin sa probinsya at sa Maynila. May shortcut daw mga Kalingap, tara. Buti na lang nakita natin sila. Putik na naman yun, bro. Kung hindi maliligaw sa'yo, dahil pa lang palikulig. Ah, tinuro yung shortcut. Mga umahan. Umahan ang tawag sa amin ng bukid. Umahan. Andiyan daw si Tatay Donato. Umahan yan. Ha? Donato, ay di dalawa sila. Donato daw eh. Ibang Donato ang napuntahan pala nila nung una. Bro, ibang Donato daw yan. Hindi na lang nakita namin kayo. Ang hirap dito. Maliligaw ibang kami. Ibang Donato daw yan. Hindi dyan na daan si Kuya Val. Ibang bahay ni Donato. Doon sa kabila yung bahay ni Tatay Donato, bro. Kinatatay Donato. Kasi first time nga pumunta ni Rob, kaya siguro di pa niya alam. Pinsan niya ata yung kasama niya dito. Alam ko, pinsan niya ata niya yung taga-video niya, sabi niya eh. Para nabanggit niya sa amin. Kasi nung mga una, wala pang kasama si Rob mag-video. Wala rin kasama mga tagadala ng gamit. So... Pinsan niya yata yung kasama niya dito kung di ako nagkakamali. Kaya mali yung napuntahang bahay. Ibang Donato, bro. Pares, magkapangalan lang pala ng ano? Magkapangalan lang yung Donato. Layo pa naman. Lapit na ba tayo? Ba't kayo lumabas? Anong ginawa nyo? Mali yung napuntahan, bro. Sa tindahan? Niligaw ka ng mga bata, bro. Bumili lang daw sila. Niligaw ka ng mga bata. Nilakad nila. Pero ibang Donato kasi dalawa raw yung Donato dun sa lugar. Pagkain? Pangulam? Neo? Oh. Ah, yun. May pang merienda na. Parang may pang-ulam kayo. Ha? Kapit-bahay daw. Kapit-bahay? Ibang Donato ay. Malayo ang baba pagbalik nila rin. Malayo. Ibang bahay na punta. Patok lang yan. Diba?
ito mga kalingap ang buhay sa probinsya. Simple. Simple. Yes. Simpleng buhay sa probinsya. Yan mga kalingap yung bahay ni Tatay Donato na nagiba ng bagyo. Kung papasin nyo, open-open talaga siya. Ayan. Tama naman yun na. Kaya talagang prone siya sa ano, bagyo. Tama yung napuntahan. Baka nakat. Hindi ko alam kung kinat na lang. So talaga itong ano, merenda mo. Ewan. Pero tama naman. Tara, tama naman yung napuntahan. Wala si Tatay Donato? Nasa hospital daw. Mabalik si Tatay. Kinat na siguro yung pagbalik. Sayang. Hindi natin siya mamimit. Nasa hospital. So yan, ginagawa na po dito yung bahay yata eh. Ginagawa na yung bahay ni Tatay Donato dito. Na pinagawa ni Tito Val. Tapos binisita lang ni Rob. Iba talaga ano. Yan o. Nakalinga po. Ito mga kalinga po. Ah, nag-iba ito ng bagyo siguro. Pero yung ano, okay naman pala yung ano, pader. Yung bubong lang. Mga kasi nung lakas ng bagyo sa vehicle. Bubong kalin talaga yun. Bubong kalin pag ganito kalakas ang bagyo. Buha, nilipad yung bubong. Open na open pa. Wow. Tatay Donato. Open area kasi eh. Malakas ang hangin dyan pag mga ganyang may bagyo. Buti at hindi ano, hindi nilipad yung pader, yung bubong lang. Sila ma'am, di pa mga kalinga. Hindi yung buong bahay. Kadating pa lang daw yung materialis ah. Tatay doon na sabi na lang. Ah, sa hospital daw yata ang timing yun. Yan. Mga karpentero ni Tito Val. Kaputik talaga sa lugar ng Tatay Donato. Puti ka na yung sapatos mo, bro. Ito yung mga lumang yero? Oo. Ito yung mga bagong yero para sa pupong. Saka kakulumber. Angin. Sayang mga kalingap pala si tatay pala. Nasa hospital daw. Hindi mo lang natin nakamusta. Buting hindi nilipad talaga yung ano, yung bahay mismo nung nagbumagyo. Si Papa ay nasa call radio pa. Nasa call radio pa daw po si Tito Val. So si Tito Val kasi is a radio announcer here in Daer. Kanina yata ito eh, yung kausap ni Rob. Ha? Si Makmak ba yung tinatawag nilang Makmak? Yung tinulungan ni Kalinga Rob yata para mabigyan ng motor. Ano na lang yung gagawin dyan? Bubong. Bubong talaga siya, ding-ding ano. Hindi na magamit yung luma na. Yupi-yupi na. Punit na. Pero... pwede pa yan, kaso mas okay na yung ano na. Sarap pumira dyan, no? Nasa gitna ng ano, nasa gitna ng bukid. Hindi, UP na, oh. Pangit na yan. Yung ano, papalitan yung kahoy. Ano yung para sa yung kahoy? Ah, papalitan nyo? Papalitan lahat ng ano. Ano ito yung iba, kahoy sa bubong. So break time yata ito na itong time natin bumisita si Rob, break time. So nabilib din ako nga pala, bilib ako sa mga trabahador nila Tito Val or sa mga gumagawa ng bahay kasi talagang ginagawa talaga nila ng maayos tsaka matibay.
yung paggawa sa mga bahay na ginagawa nila. Kung may mga puno, lalo na no? Kung may mga puno-puno pa. Ganda dito mo. Magtanim sana dito. So ako bilang engineer talaga, saludo talaga ako kay Tito Bal. May down to dati. Ginagawa talaga nilang matibay yung mga pinapagawa nilang bahay. Kaya minsan, yung mga napapanood ako na ano eh, na wala nang commentator ng ibang YouTuber na hindi daw matibay yung ano, naalala ko lang. Sige lang po. Hindi daw matibay yung pinapagawang bahay. So bago tayo dapat maghusga ng pinapagawang bahay nila Tito Bal na ginajudge nyo, so isipin nyo na muna ano, isipin nyo na muna kung kayo ba nakapagawa na ng bahay para dun sa mga may hirap, para dun sa mga kababayan natin na walang matirahan. So bago kayo magjudge ng ibang tao, so ganun, at least sila may nagagawa, nakakatulong sila sa mga may hirap, mga walang bahay. Pero yung iba, ang nagagawa lang ng ibang mga YouTuber na nag-judge doon sa mga pinapagabay na Tito Bal, hindi daw matibay, keso ganito daw, ganyan. Hindi naman yan. Basta-basta yan, hindi ka nagsabay, sana tatayo para maka-aksidente. Siyempre, may mga tumitingin dyan na marurunong. So yun lang, naalala ko lang, sorry guys. Naalala ko kasi yung ano eh, yung mga nag-judge ng ganun. Saan ang daan namin yan? Dito ba na nakapagawa ng bahay yung ano eh. Diretso na yun ano? Yung mga may hirap. Yung iba nagagawa, manira. Oo. Kaya nga eh. Sige. Saan lugar kaya ito? Parang Mercedes. Lapit nga lang. Sabi. Naligaw kami so, sabi, sabi na eh, naligaw sila eh. Iba yung dinaan nila nung una eh kasi. Ito pala yung kilala. Sabi na naligaw eh. Kaya pa ako eh. Naligaw talaga sila, bro. Napawi na yata sila rab nito. Grabe, bro. Habas ang sapatos mo dyan. It was at this moment that he knew. Yun na. Grabe talaga sa kanibig ko, Nero. So mga kalingap, sayang at wala si Tatay Donato. Di natin siya na ano, di natin siya nakita. Susunod, balik tayo doon. So, ingat kayo mga kalingap. Thank you for subscribing. And God bless you all and Jesus love. Bye-bye. Tapos na guys. Thank you bro, Rob. So doon tayo guys, nagtatapos. At maraming salamat guys sa patuloy na tumatangkilik at sumusuporta kila Tito Bal and Kalinga Prab. So huwag niyo rin pong kalimutan na suportahan yung Kalinga Bros. Andun po ako, Kuya Jens, and si Ian Ramirez, si Kuya Nel, and Kuya P, and lahat ng mga Kalinga team. And suporta lang po tayo. Mag-ingat po tayo palagi. Huwag natin kakalimutan palagi na magdasal sa Panginoon na proteksyonan tayo sa anumang mga virus sa paligid. Yun lamang po. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta ulit. And see you again sa next review natin ng mga vlog ni Kalinga Prab. So, bye-bye!